Welcome back to my channel. This is Abby na naman po. For today's video, gagawa na ulit tayo sa sobrang basic na design lang. Ito, long cable na pwede sa catering service na mahaba. Yan, may kita nyo dito. Sobrang daling design lang ito. Pero bago natin sa pala umpisaan to, shoutout muna tayo sa kay DIY Fanatic Design and Fashion. Yan, kay Nanay. Please guys, supportahan nyo naman yung channel niya guys. Parang kapartner na rin siya ng content ko kasi yung content natin is Table Spreading. Siya naman, nag-handle siya ng mga event, birthday party, gibu, or wedding. Yan, nag-handle siya. Tapos nagagawa rin siya ng mga, tawag dito, mga souvenirs or mga invitation letter or something na makikita nyo sa mga binyagan, mga ganyan. Basta check nyo na lang yung channel niya guys. Ilalagay ko yung link ng YouTube channel niya dyan sa baba. At saka sa asawa niya, Buhay ng Buhay, yun yung pangalan ng YouTube channel niya. At kaya ay proud Pinoy fan. Yan, shoutout sa inyo guys. Mega shoutout sa inyo. At please support natin siya, sila guys. Salamat sa inyo. At yun guys, sabi ko kanina, bagong araw at may bagong design na naman tayo. Sobrang dali lang nito, kaya tara. Bale, meron tayo ngayon 4 meters na table. Una lang natin gagawin. Pag nalagyan nyo na siya ng top cloth, dyan. Magagawa naman tayo ng pleats. Kasip lang muna natin. Kahit dun sa side na to, kahit hindi nyo na siya lagyan ng single pleats. Tapos pagdating dito sa pinakaharap na ng table nyo, yan. Ano to, basic na pleats lang yung gagawin nyo. Kahit malalayo. Pin nyo lang, tapos ibabalik nyo lang. Tapos pin. Tapos, hihilahin nyo lang ulit. Eto, yung space niya kanina, ganyan. Kahit tanyahin nyo na lang. Tapos, pagdating nyo, ibabalik nyo lang ulit. Parang tatanyahin nyo na lang. Yan. Ganun lang, pabalik-balik siyang ganun. Then after natin makapaggawa ng single pleats, yan, pamula dun sa dulo hanggang dito sa bilang table. Next natin, kukuha rin natin yung tablecloth natin. Eto. Hahanapin nyo yung gitna ng table nyo. Tapos magagawa tayo dun ng rose pleats kahit mga apat na peraso lang. Bale, ito na yung tablecloth natin, yan. Sobrang haba lang ng hap na kuha ko. Ang gagawin natin, ito yung cloth, ipo-fold nyo lang siyang ganyan. Yan. Kunin nyo lang siya sa kamay nyo. Yan. Tapos ipipin natin siya dito sa gitna. Nagagamitin natin pin yung ganito, yung mahaba. Eto. Una yung gawin, pin nyo muna siya, lagpasan. Yan, eto, lagpas. Tapos, magagawa tayo dito ng dalawang ganit. Dalawang rose pleats. Ipipin nyo siya dito sa white. Yan. Tapos, pag lumagpas ng ganito yung ano nyo, pin, ipupush nyo siya pataas. Push nyo siya pataas para lumabas dito sa kabila para malak. Yan, eto siya. Nakalak na. Eto. Then, after nyan, fold ulit tayo kagaya ng ginawa nyo kanina, ganito. Fold nyo lang siya. Yan. Yan, ipo-fold nyo siyang ganito. Yan, pumula dito. Fold. Tapos nalagyan natin ng pin. Ganun lang ulit. Pin nyo muna. Nagpasan. Ikapit nyo sa white. Itulak nyo yung pin pataas.
Tapos ilalock nyo. Yan. Eto. Ganito yung tura niya. Nakalock siya. Tapos, magpipin ulit tayo dito sa tabi niya. May space lang na konti. Lagpasan. Pin ulit sa taas. Tapos yung kagayang ginawa nyo, hold lang ulit tayo. Tapos kung gano'n siya kalaki, pantayin nyo siya. Yan. Tapos, ipipin nyo naman siya dito para malak. Yan. Dalawa na siya. Gagawa tayo ng ganito, apat. Then after natin guys, makapagawa ng rose clips na apat. Nasa sa inyo po yan, pwede siyang lima, pwede siyang anim, pwede pong ganon. Sa akin ginawa, apat lang muna. Sunod, yung tela, hihilahin niyo naman siya magkabila para magkakaroon siya ng scallop na design. Ganito. Eto siya. Hilahin niyo lang. Tapos, fold nyo lang siya rito. Eto. Fold. Nilang. Sa rito. Tapos, dito na sa kabila, fold nyo lang din. Then after nyo mahila siya guys hanggang dito, yan, makikita nyo, ganun lang din, ipipin nyo lang siya, eto, ganyan siya, nakapin. Tapos etong scallop na design, aayusin lang natin. Pantayin nyo lang siya. After nyo maayos, dito naman ang gagawin nyo, gagawa rin tayo ng pleats kagaya kanina. Fold nyo lang. Yan. Tapos tupin nyo siya ulit kagaya kanina, isa lang. Tapos pipin natin. Yan, eto siya. Tapos makikita nyo kapag may sobra pa kayong table dito, table cloth dito, ang gawin nyo parang gagawa lang ulit kayo ng scallop, kagaya kanina. Kagaya na ito, gagawa lang kayo ng mas maliit. Tapos pipin nyo na lang dito sa gilid. Then after natin matapos dito sa kabila guys, yan. Gagawin nyo naman siya dito, ganun lang din ulit. Kunin nyo lang yung tablecloth nyo. Yan. Tapos, hilahin nyo lang dito. Tapos natansyahin nyo na lang kung patay siya. Tapos ipipin natin dito. At eto na siya guys, makikita nyo yung scallop design na hinila natin kanina, diretso hanggang dito, pati din sa kabila. Next naman, itong gitna, bubuksan lang natin siya. Tara! Tapos eto, ang gagawin nyo lang dito guys, kukunin nyo lang yung pinakadulo. Umpisahan nyo lagi siya sa dulo. Hanapin nyo lang. Yan, eto. Ihilahin nyo lang siya. Ganyan. Ito sa taas. Ito yung inihila nyo siyang ganyan. Tapos, pa left, right lang. Yan.
Yun ay magiging flower design nyo dito sa ibabaw. Yan. Ganun lang din dito. Tapos ganun din yung gagawin natin sa kabilang dulo, yung ginawa rin natin kanina. At ito na siya guys, natapos na natin yung long table natin. Yan, makikita nyo. Yan, pamula doon hanggang dito sa kabilang dulo. Yan. Yung size ng table natin yan is 2 meters. Dalawang 4 meters pala bali guys. Yung size ng table natin, 4 meters. Pakita ko sa inyo ng malapitan. Ginagawa mo! At yun guys, bali natapos na ulit tayo sa isang araw ng tutorial. Sana nakuha nyo yung tutorial. Kung hindi naman, please comment down below na lang para matulungan ko kayo. Yung tablecloth pala natin ginamit, nasa 18 yards po ito. Pero alam ko, sobra kasi pa yung ginamit ko, sobra-sobra pa siya. Siguro at least nasa 15 yards kaya siya kasi tatlong pleats lang naman, apat na pleats lang naman to eh. Tapos yung table natin is 4 meters. Tapos naglagay lang tayo ng single pleats na basic dito sa baba. Yun, lagi ko ito sinasabi, kung bago ka pa lang sa channel ko, please huwag niyo kalimutan mag-subscribe at hit niyo ng bell notification dyan sa baba para ma-update kayo every time na mag-upload tayo. Sana nakuha niyo guys yung tutorial, kung hindi naman, comment down below. Yun lang sa araw na to at kita-kita na lang tayo ulit sa sarili kong video. Salamat!